Ikatatlumpu ng Abril, Martes, sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka dahil sinabi ko na kailangan niyong isilang mula sa itaas. Umiihip ang hangin saan man ito ibig at naririnig mo ang ihip nito, pero hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan papunta. Gayon nga ang bawat isinilang sa Espiritu." Sumagot si Nicodemo sa kanya, "Paano po pwede ang mga ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Guro ng Israel ka pa naman at hindi mo alam? Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, alam namin ang aming sinasabi at pinatototohanan namin ang aming nakita, at hindi pa niyo tinatanggap ang aming patotoo. Hindi kayo naniniwala kung mga bagay sa lupa ang sinasabi ko sa inyo. Kaya paano kayo maniniwala kung mga bagay sa langit ang sasabihin ko sa inyo? Walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. Kagaya ng pagtataas ni Moises sa ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat naniniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, paano po pwede ang mga ito? Narinig na natin ang katanungang ito sa ibang bahagi ng Ebanghelyo. Matatandaan natin na ito rin ang tanong ng mahal na birhen kay Anghel Gabriel nang ibalita nito sa kanya na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos. Ito rin ang tanong ni Nicodemo, at ang palaging sagot sa katanungang ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nagaganap ang lahat ng plano sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa wikang Ebreo, nangangahulugan ang salitang ruha ng Espiritu, hininga at hangin. Posible ang muling pagsilang natin dahil hinihingahan tayo ng Diyos. Nabubuhay tayo bilang mga bagong nilalang sa pamamagitan ng hininga ng Diyos. Pagsasagawa, ibinigay ng lahat sa atin ng Diyos, pati ang kanyang hininga, upang makapamuhay tayo bilang kanyang mga anak. Huwag sana natin itong baliwalain.